536 AD ang pinakamasalimuot na taon ayon sa mga historiador at siyentipiko. Sa taong ito, nasira ang maraming pananim na wala nang hanap buhay ang mga tao, lumaganap ang isang pandemya, natakpan ang kalangitan ng abo na nagdulot ng kadiliman sa halos kalahati ng mundo sa loob ng 18 buwan. Marahil sa pananaw ng maraming Pilipino, ang depinisyon ng pagiging masalimuot na panahon ay yun bang may mga dumaang mga bagyo na halos sunod-sunod, o di kaya ay may pumutok na naman na bulkan na nagresulta ng muling paglikas ng ating mga kababayan sa kanilang lupang sinilangan, mga tipikal na nararanasan ng mga Pilipino tuwing may sakuna. At noon ngang 2020 ay naranasan natin ang paglaganap ng COVID-19. Na hanggang ngayon, sa oras na ginagawa ang video na ito, ay patuloy na lumalaganap. Mahirap dahil marami ang nawala ng hanap buhay at may mga nagpaalam na mahal sa buhay. Pero ibahin ninyo ang nangyari noong 536 AD, ang pinakamasama at pinakamasalimuot na taon ayon sa history at science. Ano nga ba ang eksaktong nangyari sa loob ng 18 buwan na yun? May tumakip na abo o usok sa kalangitan sa panahong yun na kumalat sa buong Europa, gitnang silangan at ilang parte ng Asia. Tinakpan ito ang araw sa umaga na nagresulta ng pagbaba ng temperatura. Ang temperatura sa summer ay 1.5 degrees Celsius lamang. Ang pangyayaring ito ay hindi lang pumatay sa maraming tao, apektado pati ang mga pananim sa buong mundo na nagdulot ng kagutom na nagtagal ng higit sa 3 taon. Nagresulta nga ito ng paglikas ng mga tao sa kanilang lupain at maglakbay sa ibang bayan para subukang maghanap ng pagkain dahil sa gutom at labanan ng sobrang lamig ng panahon. Pero ang migration ng mga taong may sakit at gutom na gutom ay nagdulot lang ng cannibalism sa Europa na nagresulta naman ng pinakaunang global pandemic. Noong 541, isang bagong uri ng bubonic plague ang lumaganap sa Europa na mabilis na kumalat sa buong mundo. Marami ang namatay dahil nga sa pandemya, kagutom at lamig ng panahon. Tinatayang higit sa kalahati ng populasyon ng mundo o nasa 100 milyon ang namatay sa pagitan ng 536 at 542 AD. Ayon sa libro ni David Kiss na Catastrophe, maraming pagbabago ang naganap noong 536 AD sa sangkatauhan. Dito daw nagsimula ang foundations of modern world. Ayon sa kanyang teorya, ang mga pangyayari sa taong yon ay nagdulot ng pagbagsak ng Byzantine Empire, ang mass migration ng Mongolian tribes, ang paglitaw ng Islam sa Middle East, at katapusan ng Sassanid Empire sa Persia, at pagbagsak ng Gupta Empire sa India. Pero hindi pinaniwalaan ng mga historiador at mga siyentipiko ang mga teorya sa librong nilabas niya dahil sa kakulangan ng mga ebidensya na nag-uugnay sa 536 AD. Maraming mga historical events at kasulatan ang nagpapatunay sa mga nangyari noong 536. Isang Byzantine historian na si Procopius ang masikap na nagsulat ng mga pangyayari sa panahong yun. Ito ang ilan sa kanyang mga sulat. Ang mga ganitong sulat o pahayag ay hindi masyadong pinapansin ng mga historians dahil nga sa tagal ng panahon na lumipas na baka ang mga nababasa dito ay hindi accurate o ang iba ay katha-katha lamang. Hanggang noong 1900s, ayon kay Michael McCormick, isang history professor sa Harvard University, sa dekadang iyon ay nagkaroon ng pag-aaral ang ilang mga researchers sa ring ng mga puno sa Ireland at napatunayang may kakaibang pangyayari umano ang naganap around 536 AD. Ayon sa pagsasaliksik, ang temperatura sa Europa at Asia ay naging mas malamig ng 35 degrees Fahrenheit hanggang 37 degrees Fahrenheit. Maging sa China ay may mga naitala pang pag-ulan ng snow. Ang mga pangyayaring yun na parabang Ice Age di umano
ay naganap nang may volcanic ash na tumakip sa kalangitan na humarang sa sikat ng araw. Ayon kay McCormick, naganap ito overnight at biglaan. Ayon pa kay Cassiodorus, isang Roman politician, namamangha sila kung paanong hindi nila nakikita ang kanilang anino tuwing tanghaling tapat. Sinulat din niya na ang araw ay tila ba bluish ang kulay. Nawala din ang ningning ng buwan sa gabi. Tila ba nagkagulo-gulo ang panahon noon. Ngayon, natuklasan ng mga researchers ang pinagmulan ng usok na tumakip sa kalangitan. Isang pagputok ng bulkan sa Iceland ang dahilan ng pagkalat ng abo sa Northern Hemisphere noong 536 AD na nagdulot ng fog. Kasabay nito ang pagputok ng Ilopango Volcano sa El Salvador. Pero noong 2020 lang, ay napatunayang ang pagputok ng Ilopango Volcano ay mas maaga pa ng 100 years. Kaya imposibleng pumutok ng magkasabay o magkasunod ang dalawang bulkan. At wala pang naitala sa kasaysayan na ang isang bulkan ay nagbuga ng napakaraming abo na kayang tumakip ng halos kalahati ng mundo. Kaya ang dahilan ng mga pangyayari noong 536 ay nananatiling misteryo hanggang ngayon. Sa panahon natin, kung mararanasan siguro natin ulit ang mga nangyayari noong 536 AD, kahit moderno at advanced na ang teknolohiya, ay marahil mas malala pa ang mangyayari. Kaya kung hirap ka sa buhay mo ngayon, lagi mong tatandaan, posibleng may mas masama pang mangyari.